Kamusta sa mga nagagandaan at nagagapuan nating mga taga-subaybay dyan? And welcome again to Jawmoto. MECQ na naman. Ang dami kasing pasaway. Pero syempre, meron din tayong oras para pagkalikot at maglinis ng motor. So in this video, tuturuan ko kayo kung paano ang tamang paraan ng paglinis ng motor. Umpisahan natin. Kapag maglilinis tayo ng motor, hindi lang natin siya basta-basta lilinis. Siyempre, kailangan din natin linisan yung mga singit-singit ng motor natin, lalo na yung mga surfaces ng pintura ng motor natin. So para gumanda siya na kasing ganda ni Liza Soberano, kailangan natin ng mga gamit pang linis. Unang-una, siyempre, kailangan natin ng water spray. Tapos, kailangan din natin ng batya. Mas maganda kung dalawa. Sponge, car soap, tsaka siyempre, towel absorbent. Pwede rin naman yung kahit anong towel basta marinis. Mga chong, hindi na importante kung ang mga gamit nyong panglinis is either normal soap and sponge or kahit ano pang mamahaling chemicals. Basta make sure na kapag galing kayong biyahe, iwasan nyong maglinis ng motor na mainit pa yung makina. Hayaan nyo muna siyang mag-cool down para iwas paso na rin. Also, huwag kayong maglilinis ng motor sa mga araw na lugar. Dapat naglilinis kayo sa mga lilim para hindi agad matuyo ng tubig at magkaroon ng water spot yung mga motor natin. So, first step, basahin muna natin ang motor natin gamit itong hose. And then after that, sabunin natin ang mga surfaces ng paint natin. By the way guys, huwag kayo gagamit ng joy dishwashing liquid sa mga motor nyo kasi yung iba nasisira yung mga pintura, lalo na yung mga clear coat ng motor natin. Para naman dun sa dalawang balde na sinabi ko, yung isa para sa tubig na may sabon, tapos yung isa naman is tubig para dun sa sponge natin, para ma-rinse yung sponge natin. Kasi kung madumi yung sponge natin, may possibility na kakapunas natin, may scratch natin yung pintura ng motor natin. Importanteng linisin natin mga motor natin section by section, simula taas, pababa. Lagi nating linisin ng sponge para walang maliit na particles na makakagasgas sa motor natin or sa pintura, at basaing maigi ang motor para matanggal yung mga sabon. Siya nga pala mga chong, kung ang panel nyo is katulad nitong Honda Click na full digital panel, I suggest alalay lang sa pagbasa. Kasi most of this panel, pumapasok sa loob yung tubig, nagkukos ng sira sa mga motor nila. So alalay lang sa pagbasa sa part na to. Kapag tapos na kayo maglinis, oras na para patuyuin ang motor natin. May dalawa kayong choices dito. Either may air compressor kayo sa bahay na mas maganda, mabilis matuyo yung mga tubig, or gumamit kayo ng towel absorbent. Ngayon mga chong, kung tapos na kayo magpatuyo ng motor, paandarin nyo lang yung motor nyo ng mga ilang minuto para mag-evaporate yung tubig na mga naiwan sa tambutyo natin. At finally, kailangan din nating linisan ang kadena at lagyan ng lubricant. Since nabasa yung motor natin, ito yung right moment para maglinis ng kadena. Kung gusto nyo namang maglagay ng wax after maglinis, nasa sa inyo na yun. Pangdagdag ganda rin, syempre, tsakinang ng motor natin. Pwede nyo ding lagyan ng tire black ang mga gulong natin kung gusto nyo para ma-restore yung dating kinangata pagka-black ng gulong natin. Pero I suggest wag palagi kasi in my experience, ilang beses na ako nadudulas pag may tire black yung gulong ko. So yun na nga, wala nang masasarap pa sa pakiramdam na makita nating malinis at kumikinang yung motor na pinag-ipunan natin, di ba? So guys, kung may gusto ko idagdag, ilagay nyo lang sa comment section. At kung nakatulong naman ako sa inyo, please do like and subscribe. Malaking tulong yun. So ciao!